Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyong. Mga kapatid, tayo po ay pasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na ating tinanggap. Ang Panginoon nag-aanyaya sa atin sa piging. Ang Panginoon na nag-aanyaya sa atin sa kasagatan.
kasaganaan. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap sa Panginoon. Alalahanin na po natin ang ating managawang pagkukulang, ang ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan. Nang may kababaang loob, humingi tayo ng awa at patawad sa ating poong may kapatid. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhaong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasabo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
ang iyong salita ay binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mga nabirin. Ipagkaloob mo kami sumasampalatayan sa itinan ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ulat ng propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ng iyon, papawiin niya ang kalungkutan na gahari sa lahat ng mga bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiling ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kaliyan ang kanyang bayan. Kung magkakayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan natin magliligtas sa atin. Magalak tayo at pagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Siyang makaharap.
iyo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa at ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, tingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga tingkaw, nakakalagad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang kakain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom. Baka silamahin mo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpirapay kasi niya ang mga iyon at binigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin naman natin ang good evening ang ating mga katabi sa kanan, sa kaliwa, sa kapatid, sa likuran, sa ilalim, sa ibabaw. Magandang gabi po. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang gabi ng ating misa nobenaryo sa ating paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na ina, ang Imakulada Konsepsyon. Salamat sa Diyos at tayo ay nagkaroon ng napakagandang panahon. No? Kahapon, malakas ang ulan, may bagyo. Iniisip ko, naku, bukas meron akong nobena dito sa Tayuman. Kaya kagabi, madilim na madilim na, syempre, kagabi, lumabas ako ng kwarto ko doon sa seminaryo. Sabi ko sa ulan, "Stop! Umistop!" Kaya ko din yun. Ang ganda-ganda ko ng simbahan. Ilang taon na din po ito. Ilang taon na hobre itong simbahan. 68 years. So, maraming taon ang nakalipas, nagsisimbalin ako dito eh. Ako ho ay taga-Tundoy. Taga-diyan po ako sa Gagalangin. Malapit yan sa Maya North Bay. So, pala-pala tayo mga taga-Tundoy. At ito pong simbahan na ito ay marahil sa tagal ng panahon ay kilala rin itong katedral, di ba? So, pag pinanong ko, saan katedral? Yan sa Tayuman. So, siya na simbahan ng katedral. Sa haba ng panahon, 68 taon. Tama, no? Nabubulol na ako. Galing ko kasi ako Amerika, so, yun ako sanay mag-Tagalog. Hindi, joke lang. Nanosebleed na ako sa Amerika. Dito po sa Immaculate Conception sa 68 taon ng simbahan na ito, sigurado ako na maraming kwento ng biyaya at pagpapala ang naganap na dito sa simbahan na ito. Meron ako isang kwento na alam. Alam mo nyo, noong December, parang ganito, no? December 19,
57. Siguro naman buhay na ho kayo na hindi pa. December 1987, yun po nga mga grade 3 students dito po sa Rizal Elementary School. Pagkatapos silang turuan, ihanda ang mga katikista. December 1987, dinala dito yung mga grade 3 students para sa kanilang First Communion. Ang dami-dami yung estudyante ng grade 3 dyan sa Rizal. Meron po doon, kasama doon sa mga dinala dito ng 1987, grade 3, section 5, yung lalaking maliit na bata. Excited na excited siya, no? Doon sa kanyang First Communion. Alas 6 ng umaga, yung misa ng kanilang First Communion, pero wala pang alas 4 ng umaga, gising na. Tuwang-tuwa. Yung nanay niya, tuwang-tuwa din sa kanya. Yung mga katikista, tuwang-tuwa din sa kanya. Ang cute-cute ng batang yun. No, makikita bang at maganda yung buho, brown yung mata, tagatunggulan naman, pero ang cute-cute na bata. Napaka-inosenteng bata. Medyo mapupili ng konti. Nakakatawa. Parang artistahin yung bata ngayon. Di na na dito, December 1987, nag-communion yung batang yun. Ngayon, December 2019, pagkalipas ng 32 taon, yung batang yun ay isang ganap na pare. Siyempre ako yun. Kaya nakita ko eh. At masaya-masaya ho ako, no? Magpipitong taon na ho akong pare sa January. At least, nakabalik ako dito sa simbahan na ito para magpasalamat sa biyaya ng Eucharistia. Ako po ay taga-Gagalangin. Kaya ang aking home parish dito sa Tondo ay St. Joseph Church Gagalangin. Ako po ay bininyagan sa Santo Niño de Tondo Church. Nung college ako, nagsisimba ako sa San Rafael. San Rafael, 16 Santo. Ano ba yung dito? Okay. O yan, ang binigin ko lahat. At saka dito ko pala sa Santa Monica, yan, kaklase San Pablo doon, kasi hindi kaklase ako doon. So, minsan nagsisimba rin ako doon. Pero dito sa simbahan na ito, dito ko unang tinanggap ang katawan ni Kristo. Ang mahal na ina, ang Imaculada Concepcion, ang naging daluyan at biyaya ng pagtanggap sa pagkain ng bibigay buhay. Para bang siya ang nagdala sa akin sa piging ng ating Panginoon. Ganyan ang mga nanay, di ba? Mga nanay, sila yung nagtatanong sa akin, anak, gutom ka na ba? Anak, kumain ka na ba? Ipaghahain kita. Salamat sa mahal na ina na laging nagdadala at naglalapit sa atin sa habag ng Panginoon. Ang tema po natin ngayong gabi sa ating isang seminaryo ay mula sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias. Aatyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang tigim para sa lahat. Tayo pong lahat na narinito ay I'm sure alam natin lahat how it feels to be hungry. Alam natin ang pakiramdam kung papaano ako din po ay galing din sa mahirap na pamilya. Diyan, kung alam niyo yung Villa Cojas Street, diyan sa may iwan ko na, diyan po ako nakatira. At dito sa ating sa Tondo, mula pa ng mga bata ko, naranasan din namin yung hirap at pagkagulong. Doon ako pinanganak, lumaki. Pero may hula pa mo tayo. Pinagkakasya ang kakarampon, nakita
kanta para sa pamilya. Ang tatay ko ay isang patero. Tapos naging jeepney driver din siya. Ang nanay ko ay isang janitress. Yan sa MCU Hospital. Kaya hirap talaga sa buhay. Naalala ko kung mapasok pa ako sa high school, halos walang baon. Yan ako nag-aral sa Torres High School. Baka may correction dito, batch 94, meron tayong reunion sa Sabado. Baka may mga teacher, buhay pa kaya yung mga teacher ko sa Rizal Elementary School? Sana buhay pa sila. Diyan, nakapisa na ako dyan sa Rizal Elementary School. Diyan lang, nung high school ako halos walang taon. Kung meron ba, mabibigyan ako 10 piso. Magkano kaya ba ako ng mga bata na ito? Magkano binibigay yung baon sa mga anak ninyo? Ako swerte kapag may 10 piso na mabibigyan sa baon. Pagkakasyahin ko na yon, bibili ko yon ng spaghetti na pulang-pula. Tapos yung 3 piso, yung 7 pesos yun, yung spaghetti. Pagpalabok, 8 pesos, mas mahal. Doon ako sa akin, spaghetti. Tapos, yung 3 piso, pagbili na yun ng bulama. Nung elementary, nangihingi alam ako ng papel sa katabi ko, si Danilo Salas. Si Danilo Salas, yung taga dito, dito pala. Taga dito, yun ang susukla. Kinabukasan ng kanin, patis. Pero kapag nakakaluwag-luwag ng konti, kanin at saka condensed milk. Oo, sa siya. Yun ang pagkain ko ng bata. Yun ang alam ng pagkain ng bata ako. No? Sa atin ko may Ebanghelyo, nandoon ang napakaraming tao. Nakapalimod kay Jesus, nilalapitan siya. Pinupuntahan para manginig sa kanya, umiling ng himala ng pagpapagaling. Dami-dami ang may sakit, kay Jesus sila kumakapit. Naalala ko nung bata pa, nung ako ay nasa seminaryo sa Bulacan, ang seminaryo po namin sa Bulacan, nasa pinakamataas na bahagi ng bundok, literal, nasa tuktok ng bundok, yung seminaryo namin doon. Yung mga tao, madaling araw pa lang naglalakad para makarating sa alas 8 ng umaga ng misa sa seminaryo. Ganun kalayo ang kanilang nilalakad. Umalanman o umaraw sila ay tumatahak ng napakahabang lakarin. Walang hindi gagawin makalapit lamang sa Panginoon. Walang makapipigil pupunta sila. Hindi alintana ang hirap. At nakita din po natin ang Panginoon, hindi lang pala hirap, hindi lamang sakit ang kanyang nakikita. Sa Ebanghelyo, nakita ng Panginoon ang kagutuman ng mga taong sumusunod sa kanya. Kaya sa Jesus, siya na po yung pumansin. Siya na yung nagpusa. Hindi kasi alintana ng mga tao na nagugutom sila. Hindi nila alam, hindi nila inisip na magugutom sila o mapapagod o mauuhaw. Kasi nung panahon na yon, para sa mga tao, si Jesus lang sapat na. Makasama mo lang ang Panginoon, sapat katulad ng mga tao ngayon, dati-dati natin hinahanap sa buhay. Yung mga nung panahon na yun, si Jesus lang, sapat na. Pero alam ng Panginoon kung kailan ka
compassion, he abandoned his own comfort. Kung tutuusin, maaari pong magreklamo ang Panginoon. O kaya maaari namin unawain na ang Panginoon ay talaga namang mayroong karapatan na magpahinga. Tatlong araw na yun na siya may papagaling ng maraming may sakit. Pero dahil ang Panginoon ang nauunawa sa puso, hindi lamang sa isip, he felt compassion for them. And the Lord made them more important than himself. Mas mahalaga sila kaysa sa akin. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, huwag niyo silang paalisin. Ano yung sagot ng mga alagad? Lord, malayo tayo. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha na ipapakain sa napakaraming tao. Napaka-imposible. Pero narinig namin ang kwento. Sa awa at himala ng Panginoon, napakain ang lahat. My dear brothers and sisters, ang kabutihan ng Panginoon ay inihahawa at itinuturo niya sa atin kung papaano siya ay maawain sa mga nagugutom. Siya rin ang nagsasabi sa atin ngayong gabi. Nagsasabi sa bawat isa sa atin, matuto ka ding maawa. Hindi po namin kaya eh. Yun yung initial reaction ng mga alagad. Hindi po namin kaya. Alam niyo yan ang problema sa atin madalas. Katulad ng mga alagad, they look on the meager resources. Ang tinignan nila yung kakarampot na mayroon at yung kawalan. Ito lang yung inatay, konti lang ang isda. Mahirap tayo, Lord. Ito lang yung meron tayo. Kulang na kulang tayo. Imposible mapakain natin silang lahat. My dear brothers and sisters, tandaan mo, kung ang Panginoon ang gumagalaw, walang imposible. Kapag ginawa ka ng Panginoon, walang imposible. Ang kakaunti, sigurado mapaparami at sasagana. Gaano mang kaliit ang mayroon ka, iabot mo sa Panginoon. Siya ang magpaparami. Siya ang magpapala at siya na nakakakita ng ating kagutuman ang mag-aanyaya sa ating lahat sa piging ng kasaganaan. Malapit na po ang piyesta. Ano po ang handaan niya sa piyesta? Natagal po ako sa Amerika April pa ako nandun. Noong November po naman ako nakauwi. Namiss kong mamiesta. Dahil sa pesta. Malamang, alam mo, di ba sa atin, di sa dundon, tayo mga dukha, karaniwang nakda sa pesta, may mundo na maraming sa tao at sa papatatas. Para ko pa. Ano pa ba yung nakda? Ah, syempre, hindi mawawala ang Lumpiang Shanghai. Ang Lumpiang Shanghai ng mga lupa, di ba? Sarap-sarap yan. Unang kagat, puro balat. Pero at least may mantika-mantika rin. Dito mo sa mundo, kahit mahirap lamang tayo, kahit kaunti lamang mayroon tayo, huwag kayong mag-aalala. Iabot mo sa Panginoon ang kung anong kaunti na mayroon ka. Ang Panginoon ang bubusog. Ang Panginoon ang pupuno. Ang Panginoon ang magpaparami. At ang Panginoon ay patuloy na mag-aanyaya sa atin sa piging ng kasaganaan. Advance happy fiesta po sa inyong lahat. God bless you.
sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ang mga lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyaya na ipagkakaloob niya sa atin. Sa bawat panalangin at itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nadaanan sa atin, naway matuloy tayo ng busugin ng espiritual na pagkakang nagmumula sa pagkakanginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matulungan ang mga pangangailangan ng mga hirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkaguro, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkapatido dito, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang pag-aaral niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Manaming mga kapangyarihan, ibinigay mo po sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagpain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo po ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Oh,
Magsitayin po ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ang Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya ang karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niya ang banal. Ama namin lumikha ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupos po sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Inaasin namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon pinagdiriwang namin ang mga araw ng nobena sa karangalan ng kalinisin isang paglilihi sa kanya. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen totoong mapalad na iyong pinibig maging ina ng iyong anak na umisugo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging ng tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatayan at pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabutol sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalaanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlayo na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo bilang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbahagi po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang aming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hayin, na ginawa namin madama ang iyong magandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming binubunita ang kanilang ina sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na Birheng Imakulada Konsepsyon. O mahal na Birheng Imakulada Konsepsyon, aming kaibig-ibig na ina, pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang pinagkakaloko sa aming mga tahanan at bayan. Ipagpatuloy ko sana ang magingap sa aming buhay na umiral sa aming piling ang mga kawalitang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahala ng mga magkasambahay at ang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay. Sa bisa ng mga panalangin na mahal na Birhen, aming ina, lunasan mo ang mga may sakit, alingin ng mga nanlulumbay, patawarin ng mga makasalanan, saklolohan ng mga naghihikahos, ilayo kami sa mga ibo ng tukso, sa alimang sakuna, sa mga malubhang karamdaman, at mga kamalian, pakundangan sa iyong Imakulada Konsepsyon. O mahal na Birhen ng Imakulada Konsepsyon, kaibig-ibig na anak ng Diyos sa mga, kalinis-linisang ina ng Diyos sa na, at kabalal-balalang esposa ng Diyos Espiritu Santo, inihahandog namin sa iyo ang aming mga panalangin. Banggitin ang mga kahilingan. Loobin mo sana ng aking mga kahilingan ay paunlakan ng Diyos at makalit ang hinihingi ng kanyang awa at kapangyarihan kung makabubuti sa akin at makalulugod sa Diyos. Patnubayan mo lagi ang aking mga gawain na huwag makagawa ng labag sa iyong kalooban at sa kautusan ng Diyos. Itulad mong matulala namin ang iyong kahinisan at kabanalan upang makamit ang iyong awa at kalina sa ikararangal ng Diyos at itabubuti ng aming kaluluwa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. O Maria, pinagmihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga paalala. Bukas ay kaanyo na gabi ng ating misa na binaryo na magtemang hako sa aklat ni Propeta Isaias, ang bayang matapat, dumalo po tayong lahat. Ating ipagdiriwang ang ating anibersaryo na pagtatalaga ng ating simbahan sa December 6. Gaganapin ang ating 15th Grand Marian Procession sa Sabado, December 7, ikapito at kalahati ng gabi. Dadahukan ito ng maliit 30 imahe ng mahal na Birhen. Dumalo po tayong lahat. Sa December 8 naman, kalawang linggo ng Adviento, ay ang ating Grand Fiesta Procession matapos ang misa na binaryo na ika-6 ng gabi. Ating ipagdiriwang ang makilang kapasahan ng Imakulada Konsepsyon sa Lunes, December 9. Ang ating mga misa ay sa ganap ng ika-6, ika-7 at kalahati, ika-9 ng umaga, at ika-4 at kalahati ng hapon. Ang ating misa ngayon ay sa ganap ng ika-6 ng gabi. Paghandaan ang pagdating ng Kapaskuhan, magbalik-loob sa Panginoon sa ating mabusatang bayan sa December 12, Webes, matapos ang misa sa gabi. Suportahan ang ating Christmas tree, light, and bulb for a cause. Sa bawat halaga ng bombilya ay may katumbas sa pamisa para sa inyong mga minamahal sa buhay. Magtungo lamang sa tanggapan ng parokya. Manatiling updated sa ating na fiesta, Advent, at Christmas activities. I-like at isitarin ang ating Paris Facebook page o kaya ay kumuha ng kopya ng ating activity flyers. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating Cura Paroko, si Monsignor Jeronimo Reyes, at sa lahat ng bumubuo ng Parish Pastoral Council,
Tayo po ay nagpapasalamat ng lubos sa mga naging bahagi ng ating kalimang misa na benaryo ngayong gabi sa pangunguna ni Reverend Father Milo M. Reyes, SSS, Assistant Seminary Director ng AMAR Formation Center. Salamat po, Father. Ngayon din ay lubos ang ating pasasalamat sa mga barangay at mga basic ecclesial communities na lumahok at nakaisa sa ating misa ngayong gabi. Panghuli, nagpapasalamat din po tayo sa mga mass sponsors, ang Charismatic Prayer Community, Couples for Christ at ang PEC Sector 4. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at tayo po magkita-kitang muli para sa ika-anim na gabi ng ating nabinaryo bukas. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat din po sa inyong lahat sa pag-anyaya sa akin sa unang pagkakataon matapos yung aking first communion at matapos ng 6 na taon ng aking pagiging pari. Ako ay nakapag-misa din dito sa Immaculate Conception Tower. Maraming salamat po sa inyo. At naka-Facebook Live ko diba? So, I would like to greet my friends in the United States. You see our church, beautiful. Hanggang doon lang, yun ang alam ko ng English. Thank you very much. We keep doing our prayers here, especially on this day and on the first day of the Immaculate Conception. Sumainyo ang Panginoon! At sumainyo! Malayin kayong lahat ng kapangyarihan ng Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa misa, umayo kayo ang paglay at kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.